Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondi TV mo. Totoong pagkataon ni Mayor Alice Guo ng Bambantarlak ay pinagdudahan ngayon ng buong sambayanan. Maubara na kaya ng maskara itong controversial na mayor na ito na si Mayor Alice Guo? Ano ba talaga ang pinanggalingan ng totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo? Ito ba ay wala talagang dugong Pinoy? At totoo ba na itinatanim ito ng China para maging spy dito sa ating bansa? Paano ba naging controversial itong babaeng mayor ng Bambantarlak? Ito, panoorin natin ito at kayo na lang din ang bahalang humusga. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Si Alice Guo ay walang dugong Pilipino, kundi isang Chinese na nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo sa Pilipinas at konektado rin sa mga Chinese spies na kanyang ikinukubli sa likod ng pagiging butihing public servant. Yan ay ilan sa mga bintang kay Mayor Alice Guo, ang kasalukuyang alkalde ng Bambantarlak. Kamakailan lang ay binisisi natin ang tungkol sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Ngunit sa paghahanap natin ng kasagutan ay nauwi man din tayo sa mas marami pang tanong sa kung sino nga ba talaga itong taong ito. Dahil ilang Senate hearing na ang nakalilipas, gayon din ang mga interview, ay tila pinapaniwala pa rin tayo na siya'y simpleng Filipina na lumaki sa isang babuyan. Pero habang unti-unti nating binubulat-blat ang kanyang pagkatao, bakit taliwa sa mga nalalaman natin sa mga sinasabi niya habang nasa Senate hearing? Hindi ba nakababahala na hindi siya lubusang kilala ng taong bayan at lalo na ng mga taga-Bamban kung saan siya ay mayor? Samahan niyo kaming alamin ang pasikot-sikot sa loob ng sinasabing network na kinabibilangan ni Alice Guo Huaping. Unahin natin sa pagka-Pilipino raw ni Mayor. Simulan muna natin sa umpisa sa kanyang mga magulang. Kung maalala niyo dati, bahagyang tinalakay natin ang pagkatao ng mga magulang ni Alice Guo, subalit noon ay wala pang lumilitaw na konkretong detalye patungkol sa pagkatao ng mga magulang na nakapangalan sa kanyang life birth certificate. Ngunit itong mga nakaraang araw ay may mga nasagap tayong bagong impormasyon na galing mismo sa pinakabagong Senate inquiry at ibang concerned netizens na umano'y nakapagbibigay linaw o lead sa kaso. Noong unang hearing ay maaalalang sinabi ni Guo na hindi niya kilala ang kanyang ina. Dati rin ay prinisinta natin ang umano'y ebidensya ng isang sinasabing mommy patty na sinubukan nilang itawid bilang nanay ni Mayor. Samantala, sa huling Senate hearing ay napag-alaman natin na ang nakapangalang biological mother ni Mayor ay si Amelia Leal na kasambahay daw nila noon sa kanilang farm. Ayon din sa isang exclusive interview ay anak daw siya ng kanyang ama sa kasambahay nito at kanya raw itong itinago sa Senate Committee dahil siya umano ay nahihiya. Pero hindi ba marapat na kung ang isang tao ay nakaharap sa hukom ay kanya nang isiwalat ang lahat ng impormasyon patungkol sa kanyang sarili kaysa sa ibang panayam pa kung saan bahala ang taong humusga. Napag-alaman din natin sa Senate hearing na walang records itong si Amelia Leal, walang marriage certificate or certificate of live birth man lang sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Pakinggan po natin ito. Pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong-buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, ha? Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento, eh. No, hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig. Nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Apo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is Juan Amelia Leal. Oh, pero hindi natin mahanap yan. Diba? Ay, hindi siya pinanganak dito, eh. Wala tayong birth certificate, eh. Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the way, ng ano. Alam na, na-establish natin yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Diba? Ang records nitong si Amelia Leal ang magpapatotoo pa naman sana ng palaging bukang bibig nitong si Alice Guo na isa siyang Pilipino. Hindi rin nakatulong na si Angelito Guo na sinasabi niyang kanyang ama ay nagngangalang Jian Zhong Guo pala. Ang mas nakababahala pa rito ay napansin nitong si Jian Zhong Guo ay posibleng nagsilbing honorary advisor ng Philippine Child Die Organization.
na konektado naman sa mas malaking Chow Dai Guo Clan Association na nakabase sa Jinjiang Town sa Fujian, China. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Ayon kay David Zhang na host ng isang podcast na China Insider, may isang pahayagan sa Fujian na naglabas ng pagbati kay Mayor Alice Guo sa pagkapanalo nito bilang alkalde ng Banban na bukod sa pagbanggit ng family pride ay pinangalanan din ng Hong Kong Chow Dai Organization pati ng Philippine Chow Dai Organization kung saan nga ay sinasabing advisor itong si Jian Zhong Guo. Habang sa isang okasyon naman ng Chow Dai Guo Association, ang panauhing pandangal ay si Zhu Feng na tumatay yung Deputy Director ng Coordination Department ng CCP Liaison Office na ayon kay David Zhang ay isang spy agency sa China, pati na rin si Guo Hengyao na presidente ng Fujian Association na lumalabas din sa balita dahil sa kanila umanong pagpapatakbo ng isang secret police station sa New York. Ibig sabihin nga ay napakalapit o napakalapit ng koneksyon itong si Alice Guo sa CCP. Maaring hindi siya ang mismong espiya, ngunit ang mga koneksyong malapit sa kanya ay mga espiya. Ngayon, kung ang tanging dokumento mo ay questionable birth certificate at lumalabas ng mga unaccounted for ang iyong ina na ang sabi mo ay Pilipino, habang Chinese naman ang passport ng tatay mo, di yata't mahirap na mapatunayang Pilipino ka. Maaring wala siyang koneksyon sa CCP, hindi siya espiya, ngunit sa pagtatago niya sa kanyang ama sa ngalang Angelito Guo, hindi kaya posible ang tunay na pagkakakilala ng ama niya ang itinatago niya sa mga mamamayang Pilipino? Dumako naman tayo ngayon sa pagigian niyang simpleng tao niya. Lumaki raw siya sa farm at di umano'y homeschooled buong buhay niya. Walang naging kaibigan at nagbebenta lamang ng fattener sa mga kalapit na farm. Ngunit taliwas ito sa nakikita natin sa mga nailabas ng Expose Philippines na pamumuhay ni Mayor, magmula sa mahaling kintas, mga bag at iba pang mga kagamitan. Sa taong namumuhay ng simple, hindi yata akma ang paggastos ng milyong-milyong piso sa iba't ibang bagay. Gaya na lang halimbawa ng isang chopper na tinalakay natin noong una na kanyang naibenta na raw sa isang British company. At rider din pala itong si Mayor Alice Guo. Makikita po natin siya rito sa litrato sa kayo ng Harley Davidson Fat Bob 114 na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. O baka naman po ito ay hindi kanya. May isa ring video na kitang nagmomotor itong si Mayor gamit ang isang Can-Am Spyder RT Limited na nagkakahalaga naman ng 1.7 million pesos. Ah, pero baka hindi rin po kanya ito. Ano po? Habang ang isang McLaren 620R na itinanggi ni Mayor Alice na kanyang pagmamayari ay isa palang Dongfeng Utility Vehicle lamang. Ngunit alam ba ninyong ito ang kaisa-isang McLaren 620R na namataan sa bansa? Saan nga ba lumitaw ang McLaren 620R na modelo dati? Ngayon, maaari ngang nagsimula ang negosyo ni Guo sa isang simpleng babuyan, ngunit nakalimutan man din niyang ilabas ang iba't iba pa niyang negosyo. Sa dami ng negosyong lumutang ay ang burdahan at QJJ meat shop lang ang kanyang idineklara noong unang Senate inquiry na parabang tipid na tipid ang inibahagi o binahagi niyang impormasyon. Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics? Opo, may embroidery din po. Niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000. Minsan isang million, minsan 2 million. Gano'ng kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 years old po ako. Negosyante ka na nung 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Kung kalaunan ay sinabi niyang tinutulungan siya ng tatay niyang magsimula ng sarili niyang negosyo. Ang totoo, marami po nga pinasukang negosyo itong si Mayor bago pumasok sa serbisyo publiko, ngunit hindi raw lahat ito ay kumikita. Aba, masasabing tunay siyang pinagpala sa kanyang ama dahil sa kabila ng mga negosyong anya ay hindi kumikita, lubos pa rin ang suporta nito sa kanya. Tinulungan pa rin po siya ng tatay niya sa kanyang mga nais na pasuking negosyo. Kung sa bagay, sino nga ba namang ama ang ayaw makitang magtagumpay ang kanyang anak? Dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na.
Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal yung, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi niyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Binigyan daw siya ng seed money ng tatay niya upang mabili ang kasalukuyang kinatatayuan ng Baofu compound, lugar na ayon sa kanya ay nabili niya ng hulugan na pinaghihinalaan namang isang scam center at isang drug den. Na base sa pagsisiyasat ay hindi siya isang investor lamang, kundi tumayong presidente rin noong bago siya manalo bilang mayor. Ang nakadidismaya rito ay ang mismo mga kasosyo niya na sina Wang Jiang, Lin Baoying at Zhang Ruijin. Para po sa kalaman nating lahat, si Lin Baoying at Zhang Ruijin ay sangkot sa isang multi-billion dollar money laundering case sa Singapore na itinuturing na largest money laundering case sa nasabing bansa. Naayon din sa mga investigador kasama sa nasabat na ari-arian ni Zhang na mga Chinese bank accounts at Chinese company shares at trade assets ay ang share sa isang Philippine real estate development company. Bagay na ayon kay Go ay napag-alaman lang din daw niya noong Senate hearing. Sa kaso naman ni Wang Jiang na kasalukuyang hindi mahanap na otoridad ay may mga interesanteng panayam si Mayor patungkol sa kasosyo niyang ito. On record, partner mo isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Arpon. Sir, good afternoon. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Bakit tila kumpiyansa si Mayor Alice na ipatawag ang kanyang business partner na mismong pao kay hindi ito matunton? Ano ang posibilidad na nakakausap pa niya ito? Mahirap nang paghiwalayin ngayon ang pagkatao ni Mayor Alice at ang kanyang network dahil bukod sa pumasok siya sa negosyo kasama ang mga ito, siya pa ang tumayong representative ng Hong Sheng at presidente ng Baofu. Siya rin ang taong nag-apply ng lono o letter of no objection para makapag-operate sila sa Bamban. Natawag din ang pansin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil hindi nagtatama itong testimonya ni Mayor sa kanyang salin. 1.2 million pesos lang umano ang pumasok na pera sa Baofu, ngunit 6.1 billion pesos ang kinailangan para maipatayo base sa independent investigations. Ang lahat ng mga nabanggit ay taliwa sa sinasabing simpleng buhay na pinalalabas ni Mayor Alice Go. Magmula sa maraming negosyo, undeclared assets, helicopter, luxury vehicles, ultimong designer clothes at bags, maaaring hindi siya nagdedeklara ng kanyang tunay na kayamanan o kaya naman ay hindi dumaraan sa legal na proseso ang perang pinaiikot niya. Samantala, balikan po natin ang Baofu compound. Ang parehong Baofu compound na nagpapasok sa mga wanted criminals for fraud, gambling, and money laundering. Ang parehong Baofu compound na kinasasangkutan umano ng patong-patong na human rights abuses at human trafficking violations. Ang parehong Baofu compound na 1.2 million pesos lang ang pinasok na kapital, ngunit ilang bilyong piso ang kinailangan para maipatayo. Ang pareho pa ring Baofu compound na pinayagang mag-operate mismo ni Mayor sa likuran ng kanyang baluarte na halos bakuran lamang ang pagitan. Kung sakali namang clueless nga itong si Mayor sa di umanong mga kahinahinalang kaganapan sa likuran ng kanyang bakuran, hindi kaya ito dahilan para mag-alala ang mga tao ng Bamban dahil ito ay malinaw na pahiwatig ng kapabayaan at dahilan upang questionin kung karapat dapat pa ba siyang manatiling alkalde roon. Sa kahuli-hulihan, ang husgado po ang at hindi tayo ang hahatol kay Mayor Alice Go base sa mga nakalap na impormasyon sa kanya at sa kanyang mga gawain. Ngunit kung napag-alaman nga natin na marami siyang mga anomalyang kinasasangkutan, hindi ba't ito'y isang malaking banta sa serbisyo publiko?